pagkabayad na pagkabayad ko sa aking inorder na pagkain. Kaagad akong naghanap ng magandang pwesto sa sulok ng restaurant na palagi kong kinakainan. Maliban sa suki na ako sa nasabing kainan, ay may minamatyagan akong ginang na dati pa, gigil na gigil na akong mabunyag ang kanyang sikreto. Ang ginang na binabantayan ko ay si Ma'am Carmi. Dati ko siyang guro sa history nung nag-aaral pa lamang ako. Tahimik, istrikta at seryoso. Pinangingilagan siya ng lahat dahil sa kanyang mabangis na mukha at mga matang tila ba nanunuklaw oras na mapatitig ka sa kanya. May nakapagbulong sa akin na aswang si Ma'am. Yun nga lang, mahirap ipagkalat ang nasabing istorya lalo na't wala naman akong ebidensya. Mahirap mambintang lalo na't sa kabila ng pagka-istrikta ni Ma'am ay tinitingala pa rin siya sa lipunan at mas lalo na sa unibersidad kung saan dati ako nag-aaral. Alam ko lang kailangan kong makahanap ng sapat na ebidensya para wala nang magtiwala sa kanya. Pagtsutsutor ang trabaho niya sa ngayon dahil sa nakaraang pandemya. Itinigil pansamantala ang pagpasok sa mga eskwelahan at pagtatrabaho, kaya lahat ng tao ay umaasa sa online jobs. Nang medyo lumuwag ang gobyerno sa aming lugar, ang dating online tutorial class ni Ma'am Carmi ay napunta na sa schedule face-to-face tutor, kaya kinakailangan niyang magpunta sa bahay ng mga estudyanteng kailangan niyang turuan. Isa sa umaasa sa kanyang serbisyo ang tita kong si Joanne, ang kanyang anak na si Claire. Pinsan ko ay grade 5 na at medyo nahihirapan sa bagong labas ng mga aralin ngayon. Sa loob ng 3 linggong pagkikita nila ni Claire at Ma'am Carmi ay marami akong nalaman tungkol sa kanya. Base sa mga kwento ng aking pinsan, kakaiba raw si Ma'am sa lahat ng guro na nakilala niya. Naroon ang kakaibang tingin nito kay Claire sa tuwing abala ang aking pinsan sa pagsagot ng kanyang mga aralin habang binabantayan ni Ma'am. Naroon ang tinging natatakam. Kapag nananghalian naman, dahil umaga hanggang hapon ang oras ng pag-aaral nila, ay napapansin ni Claire na hindi sumasabay sa pagkain nila si Ma'am Carmi. Nang minsang sinilip niya ang guro, ay nandiri siya nang makitang may nilalampakan si Ma'am ng pagkain tila balot sa dugo at amoy masangsang. Kinustumang isumbong ni Claire ang guro sa kanyang mama, pero hindi na niya ginawa. Nangyari na kasi noon na isinumbong niya sa ina ang babae, ngunit hindi ito naniwala. Sa halip ay siya pa ang pinagalitan. Pinagsabihang gumagawa lang ng rason para hindi maturuan. Kaya naman kahit atakihin si Claire sa takot, sa tuwing nakakaharap niya si Ma'am Carmi, ay hindi na siya nagpakawala pa ng kung anong issue para mailayo ang kanyang sarili sa pananabo ng kanyang nanay. Hindi ko maiwasang maawa sa kanya, kaya naisipan kong gumawa ng mga hakbang kung paano mahuhuli si Ma'am Carmi. Kailangan ko lang kumalap ng mga impormasyon para malaman ang kanyang tinatagong sekreto. Hindi naman kasi lahat naniniwala sa aming mga napapansin. Isang araw nagpunta ako sa bahay ni Claire at lihim na binantayan ng aking pinsan. Habang nagtuturo si Ma'am Carmi, walang ingay na pinuntahan ko ang naiwan niyang bag sa mesa sa kusina. May dalang baon si Ma'am na halatang ayaw kumain ng luto ng iba. Alam kong masama ang makialam ng gamit ng iba, pero kinuha ko ang baunan ni Ma'am at sinilip ang laman nun. Atay ang laman nun, pero hindi ko matiya kung luto ba o hindi dahil sa kulay pulang likidong nakasarsa sa pagkain. Hindi mapakaling nagpiga ako ng iilang kalamansi at ibinuhos ang katas noon sa kanyang baunan. Kung talagang aswang si Ma'am, ay tiyak na magugulat ang ginang kapag nakita kung gaano nakakadiri ang mga uod na gumagapang sa kanyang pagkain. Patalilis akong umalis at nagtago sa ilalim ng mesa para makiramdam
Alam kong hindi siya magdududa sa akin dahil hindi niya naman alam na naroon ako. Tahimik ko siyang pinakiramdaman at kaagad na alerto nang makita akong papasok siya sa kusina. Base sa naririnig ko, hinahalughog niya ang kanyang baunan. Inilapag ito sa mesa at saka binuksan. Nanatili naman akong tahimik sa ilalim. Ilang saglit lang, naririnig ko na ang kanyang pagnguya. Mukhang hindi niya napansin ang ginawa ko sa pagkain niya. Napasinghap ako nang may nahulog sa sahig. Isang piraso ng laman. Laman ng tao. Inuuo dito at may bakas pa ng patay na dugo. Sumama bigla ang aking pakiramdam nang umalingasaw ang masangsang nung amoy. Tila nahihilong napasandal ako sa maliit na espasyong pinagtataguan ko. Hanggat maaari ay ayoko nang makita pa ang kanyang nilalantakan. Pero nasa harapan ko mismo ang kapirasong nahulog na laman at naghahatid ng masamang epekto sa aking pang-amoy. Di nagtagal natapos din sa wakas si Ma'am Carmi sa kanyang kinakain. Sa tingin ko busog na busog siya dahil nakikita ko ang malapad ng ngisi sa kanyang muka. Gayunpaman ay hindi ko na siya pinansin. Nang makalabas ng kusina ang guro, ay nanginginig kong inilabas ang aking cellphone na kanina pa naka-on sa video mode. Oo, nirecord ko ang ginawa ni Ma'am. Hindi ako papayag na magpatuloy siya sa pambibiktima ng mga inosenteng tao. Bala kong ilabas ang kanyang sikreto sa harapan ng maraming tao, hindi para mapahiya siya, kundi para matakot na ang mga tao at wala nang magtiwala sa kanya. Tamang-tama kasi may parangal bukas ng gabi para sa mga ulirang guro sa harapan mismo ng munisipyo. Kinabukasan, inihanda ko na ang lahat ng aking mga ebidensya. Maging ang isang dosenang napiga ng kalamansi ay nasa lalagyan na at ibubuhos ko na mamaya. Si Ma'am Carmi ang panauhing pangdangal. Siya ang nasa pinakaunang nakapwestong mesa sa may entablado. May pagkain ding nakareserba doon na natatangi lamang para sa kanya. Sabik na sabik ang lahat at pinagmamalaki ang kanilang anghel kuno na guro. Nagsalita si Mayor at pinasalamatan ng lahat. Nang tinawag ang pangalan ni Ma'am Carmi, nagmamadali akong pinalitan ng video sa malaking screen sa entablado. Kaya sa halip na ang mga magagandang gawain niya ang naipalabas, ay makikita si Ma'am Carmi sa screen na nilalantaka ng isang laman loob na purong nababalot ng dugo, inuuod at mabaho na. Maraming video yun sa iba't ibang pagkakataon. Naroong nilalantaka niya ang isang daliri sa loob ng kanyang banyo, sa eskwelahan, sa may simbahan at maging sa loob ng bahay ng aking tiyahin si Joanne. Higit sa lahat, makikita siyang nagbabagong anyo at may sinakmal na lasing sa kalsada. Gulat na gulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Lahat ay hindi makapagsalita. Samantalang si Ma'am Carmi, hinihingal at nanlilisik ang mga mata sa sobrang galit. Tumayo siya sa harapan ng entablado at iginiit na siya ay sinisiraan lamang. Kung sino man ang gumawa ng video na yun ay naiinggit lamang daw at walang magawa sa buhay. Kaya naman lakas loob akong tumayo at ipinaliwanag sa lahat na ako ang may gawa ng lahat. At para mapatunayan ang katotohanan sa aking sinabi, ay nilapitan ko si Ma'am Carmi at isinaboy sa kanyang muka ang katas ng kalamansi. Nagsisigaw ang guro na tila napaso at nahapdian sa katas na yun. Ilang saglit nagsigawan na ang mga tao nang makita nila kung paano nagbago ang anyo ni Ma'am Carmi mula sa pagiging tao hanggang maging isang nakahihindik na aswang. Sumingasing si Ma'am at sinugod ako. Tsaka ako pinagkakalmot. Napuno ako ng sugat habang sumisigaw sa labis na sakit.
Alam kong kamatayan ang kahahantungan ko. Pero wala na akong pakialam. Masaya ako sa aking ginawa. Alam kong wala nang mapapahamak. Binuking ko na kasi si Ma'am sa kanyang pagiging aswang.